ng inabangan. At pagbabalik, meron din sa ano, pit hole. Inabangan ang pagbabalik na nag-iisang Loisa. Ang dalo pa lang sa pag ang career, hindi lang sa pag-arte, pinasok na rin ang pagkanta. Yes. Dahil meron kang album, may aabangan kami sa'yo. Tama ba? Is this your first album, Loisa? Yes. Ngayong, October 21, album launch. Okay. Physical album or digital? Photo album. Photo album! Excited sa kanta sa photo album na yung 36 shots ba yan? 36 shots? Sana, oo, sana na-develop lahat. Kasi diba dumidikit yun sa ano eh. Oo, sana na-develop ng maayos. Kasi diba yung iba, kung mapangit yung pictures. Hindi, digital. Digital ba? Diba, sa One Music to eh, tama ba? Star Music. Sa Star Music, okay. Pero parang hindi yung sa Spotify, iTunes. Yun yung... CD, yung nasa ganun. Okay, physical album. Ay, te! Okay. Tao ba to? Naturally, pwede! Walang CD daw siya, pero parang may code. Parang ganun siya. Ah, okay. Oo, yung mga ngayon, digital, yes. May mga pag-ganun. Iba na kasi tayo ngayon eh. And, busy ka din dahil meron kang ginagawang movie. Yes, Hospicio. Hospicio. Tapos na, sa cinema, alam mo, ang gaganda ng lineup. Pero isa sa mga aabangan ko talaga yung Hospicio kasi kakaiba siya dun sa iba eh. Totoo. Actually, yung pag nakita yung naghihilamos, oh my god, nakakatakot yung paghihilamos mo. As in yung shot na yun, parang, ang ganda nito. Yes, pang Emmy, ay Emmy, sa mga ganun. Oo, totoo. Pang Oscars, grabe. Oo, naman. Iba, sa, kwentuhan mo naman kami. Actually, sa lahat nga, yung cinema one na entry lahat, diba? Kayo lang yung... Kami yung parang... Ang bigat, yung madilim. Oo. Yung ganun, parang lahat sila, ano... Masaya, light, pastel colors, diba? Bright. Kami yung suspense na horror. Actually, hindi siya naman, ganun, sinasabi ng iba, nakakayanin ko, ba't yun natatakot ako, chuchuchuchu. Hindi naman, wala mang multo doon. Hindi siya nang gugulat? Sort of, may ganun. May ganun, may mga ganun part na kahit ako nung dinab ko yun, nagugulat ako talaga. Oh, talaga. Wala pang sound design yun, ha? Oo, wala pa yun. Ayun. Ano ba yun? Hospital ba yung buong pelikula? Nasa hospital ka lang, ganun? Yung Hospicio, ano siya, rehab. Ah, okay. Ano ba yung Hospicio? Bakit yung character ko kasi doon, addict. So, dinala ko ng magulang ko sa rehab. So, yung rehab, yung Hospicio. Tapos may mga nagpaparamdam doon. Hindi. Sabi kasi nung mga... Sorry. Hindi. Kasi ganito yan eh. Okay. Hindi ba kadalasan kasi yung mga rehab, ang nag-aasikaso sa kanila, mga doktor, mga ganyan, may mga guard, ganyan. Doon naman, mga matatanda, lahat matatanda. As in lahat. Ang tawag namin sa kanila, imang, among. Ano to? Parang probinsya? Nakakatakot. Oo, parang. Tapos parang abandoned pa yung lugar. Oo, tapos ang sabi kasi nila, di ba pag nire-rehab ka, sabi, lilinisin yung ano mo, ganyan. Sabi nila, pag nagpunta ka sa Hospicio, babaguhin ka nila. So parang yung double. Double. Inaway ko. Talsig ko lumalawak. Uh-huh. Hindi, sabi nila, yung pagbabago mo, double ni pala siya. Yun yung natuklasan ko. So, pwedeng pagbabago na mapaganda ka o mapasama ka. Yun nga. Diba? Nakakatakot naman itong matatanda. Hindi ko siya ma-explain, pero sa totoo lang, walang bias, maganda. Mukha nga. Maganda. Kasi, diba, yung poster nyo, nakaka-intriga. Ba't may mga pakamay si Mayor doon? Bakit may kamay at may lugaw? At may... Lugaw yun. Nakalugtog ako sa lugaw. Kasi nga, syempre, di ba, pag mga rehab yung pinapakain, lugaw. Tsaka bakit, may relevance ba yung, may significance ba yung nakasulat sa shirt mo? O wala ka lang masuot nung araw na yun? Yun lang pinasuot sa kanyang wardrobe. So wala namang ibig sabihin yun. Kasi may nakasulat eh, di ba? Good girls, MMM. Oo. Actually, kung napanood nila yung Numbalik Diwa, alam mo ba yun? Numbalik Diwa. Yung kaya kay Miss Marcia. Parang dance troupe eh. Numbalik Diwa dance troupe. Hindi! Kasi itong Hospicio, parang part 2 na siya. Ah,
sequel. So, oh yung, my God. Yung nung Balik Diwa, ang gumanap nun si Miss Maricel Soliano. So, ito yung... Tari, ibang level, Maricel. Maricel Loisa Andalio. Diba? Kaka-pressure. Yes, pressure talaga. Yes. In, syempre, paano ba... Una sa lahat, di naman ako addict eh. Oo. So, paano ako mag... Papaka-addict. Yun nga itatanong ko next, how did you prepare for the role? Kasi diba, well, hindi ka naman nagbe-makeup dito, diba? So, kumusta? Kumusta ang heaven? Charot! O mukha ngayon, mukha nga na-try, eh? Bigyan nyo ng tubig to. Charot! Hindi, nalado ko ng mga movie ng mga addict. Totoo. Tapos, nagsesearch ako sa Google na mga meth... Paano gumamit? Meth effect. Side effect, tapos tingnan ko yung images, mga, alam mo yung mga mukhang bungo na talaga sila. Actually. Kaya nag-diet din talaga ako sa ano. Tapos diba malalaki yung shirt mo, para mas mukha ako pang payat. Wala, wala talaga makeup, diba? Oo, as in. Tapos, mga eksena doon, sobrang pagod na pagod. Pinapatakbo nila ako ng napakadaming beses. Kasi diba pag movie, ba't ibang shot? Oo, so, kaya ilang sequences lang kayo eh, diba? Tapos, may eksena pa ako lagi, tumatakbo, pagod na pagod. So, umaya talaga ako sa, as in... First time mo ba gumawa ng ganito? Oh, tsaka ikaw yung bida? First time ko magbida sa movie. Tapos, first time mo din mag-suspense. Ano ba category to? Horror, ganun. Suspense, horror. Pero, may mga syempre hindi mawawala. May mga eksena din talagang nakakatawa. Mm-hmm. Ganyan na iba-iba. May mga... Basta, feeling ko ano tayo, R something. Ah, yung mga rated... R16, mga ganon. Ganyan. Pero di ko pa rin sa house. Wala pang ano rating. Okay. Ikaw lang ba to? Or may mga kasama kang artista din? Kasama ko sila, ano, mga theater actor sila. So, walang mga kapamilya stars na halimbawa, yung mga kaedad mo, ganon. At si Majoy! Si Majoy. Star Magic na ba si Majoy? Hindi pa, pero meron siyang upcoming teleserye. Yung Bastardos. Yes. Los Bastardos. Ayun, si Majoy, kasama ko siya. So, kumusta yung... Kaya si Majoy! Oh! Feeling ko, ano... nagpapakal siya lagi. And then... Hindi, sobrang ano kasi yung character niya kakaiba. Hindi naman siya pipe, basta kakaiba tayo. So, ah, yun, wala siyang line! Basta... traumatized, ganon. Parang ganon. Basta, hindi ko rin alam yung story. Mas mahirap yung arte yun, ha? Totoo. Diba? Pero, basta, iba yung eksena na, may eksena kami yun ni Majoy, kasi kami ni Majoy, lagi kami nagkukulitan, pag-off cam, may isa kong eksena, ending pa. Mm. Ending, so intense. Biglang siya yung ka-eksena ko, ang hirap. Tawa-tawa ako sa kanya, sa itsura niya, mga siyang batang ewan, tapos nakakatawa yung eksena niya. Kasi yun yung role niya. Oo, yun yung role niya. So, hindi ako tumitingin sa kanya. Buti pag shot ko, sabi ko, buti, napapansin kayo, pag shot ko na, hindi siya tumitingin sa akin. Siguro ayaw niya din matawa. Uh-oh. In fairness naman. At tapos, pag shot niya, pag shot niya naman, hindi ako tumitingin sa kanya kasi natatawa ako. Baka matawa. Ang hirap nito kasi hindi naman the usual na parang teleserye, na magla-lines ka lang, ganyan, punta ka sa set. Ano yung mga challenges na hinarap mo dito sa ano? Bukod sa pinapatakbo ka ng ilang beses, kailangan mong papayat, wala kang makeup. Yung mga ano... May mga stunts ka pa na ginawa dito. Nahirapan ka bang i-internalize yung character mo? Actually, sa ano lang, mga, yung, hindi naman ako nahirapan, pero isa sa mga, yung alam yung, kasi di ba nagre-record ako ng album ko, yung mga time na yun. Tapos sa eksena, lagi akong sumisigaw. Tapos, ayun lang, napapaos ako. Kasi di ba, iba yung sigaw na pang horror, di ba? Mm-hmm, yung Corisapino. Paano ba yung sigaw ng horror? Ah, ganun! Uy! Ah! Ganun! Ganun, di ba? So, pag pangunod mo ginawa, ano? Diba, mapapaos ka? Mapapaos. Ano pa ba mga ginawa ko? So, madami. As in, may eksena ng binaril ako. Trauma. Parang trauma ako sa ano? Putok ng baril? Yung sa mga balon na pumutok. Oo. Ayoko ng mga ganyan. Kasi
nung bata ako, parang napitikan ako ng ano eh, balon eh. Ano yung phobia ka pala sa mga paputok? Mga yung mga nakakagulat. Kasi kaya sobrang magugulatin talaga ako. Eh di hindi ka nahirapan magulat. Oo, sabi nga sa akin, normal na normal. Eh yung magtitake na, sabi ko, wait lang po, naiiyak na talaga ako. Sabi ko, kaya ko ba to? Kasi naiiyak talaga ako, hindi ko lang pinapakita sa kanila. Pero takot na takot ako talaga. Kasi hanggang sa, nung binaril ako, napakita ko sa, pinakita sa akin sa premium, ganda yung ano. Kinalabasan. Natural kasi. Natural, o. Oh. Iba talaga pag yung character mo, parang opposite sa totoong buhay. So mas, because? Siyempre, di ba parang mas natcha-challenge ka? Mas nakaka-challenge. Mas ginagalingan mo. Kasi nga, ibang-iba sa Loisa talaga. Oh, kasi 'di ba yung Loisa, ganyan, makulit, masaya din. Eh doon sa movie na 'yan, parang lagi siyang seryoso. Running. Lagi siyang sabog. Tsaka doon mo na-feel yung pagiging actress kasi. Totoo. Kasi kung ang role mo parang Loisa din, parang hindi ka umaarte, eh, 'di ba? As in, pag-uwi ko, pag napapansin ko pag umuwi ako or nasa biyahe ako, parang kagano lang ako. May mga ganyan. 'Di ba ganyan yan, yung mga ate para sa oo. So, nadadala mo kahit shock up. Oo, tapos sakit-sakit na ng pangako. My God, nakakatakot pala. Buti na lang natapos na. Oo, grabe talaga. Kasi kung hindi, diba? Totoo. Oo, buti bumalik ka pa sa katinuan mo. Eto na, ano yung lesson na matututunan namin? Paglabas namin sa sinehan, ano yung effect sa amin ng hospisyo? Huwag kayong magda-drugs. Ano yung lesson? Ang lesson, syempre, bukod nga dun sa ano, dahil, di ba, dahil sa paggagamit niya ng drugs, napunta siya sa hospisyo. At ang lesson dun talaga ay, siguro para sa akin, ang lesson na makakakuha nun, para sa mga matatanda, kasi... Mm-hmm. Kasi about din sa kanila din naman yung story sa mga matatanda doon. And ayun, ang makukuha nilang na aral doon sa story ay habang bata kayo, ibigay niyo na lahat. I mean, gawin niyo na yung best niyo para pag tandaan niyo, wala kayong pagsisihan na yes. Sana ginawa ko to, sana ganito yung tukbo ng buhay ko. Para wala kang madadamay na ibang mga bata pa na may pangarap. Tapos ngayon mo lang gagawin kung kailan malapit ka ng mategi, di ba? Kaya dapat, ayun, bigay enjoy life. Habang maaga pa. Habang kaya pa ng tuhod mo, di ba? Kung wala pang rayuma. Yes. Ganyan. Kasi anin mo naman yung pera pagtandaan mo kung wala ka ng energy. Yes. Kaya dapat habang bata, go. Or habang kaya mo, go. Ano yung pinaka-memorable na experience mo sa movie, while shooting the movie, na hindi mo makakalimutan na tumatak sa'yo sa hospisyo? Ang dami. Lumubog ka sa lugaw, gano'n. Poster. True. Ano, ang dami. Ano ba? Hindi ko makakalimutan ay yung... Siguro yung ano... May eksena kasi kami. Ay, ito nga pala, may chika ko. Oh, may eksena kasi kami si oh. Miss Aurora. Ano? To, Aurora ba talaga niya? Boulevard. Aurora. Si Miss Aurora. Pangalan niya. Ano, theater actress siya? Okay. Ang pangalan niya sa movie, Ima Aurora. So doon, ano siya, yung character niya kasi, ano, dati siyang singer. As in, sinaunang matanda na siya, sinaunang singer. Tapos feelings, ano pala siya, feeling? Feeling bagets. Feeling bagets. Pero wala, hindi siya ulyanin. Hindi. As in, parang, ano siya, kahit matanda na siya, ano pa rin siya, alam mo yun, may asim. Parang feeling niya may asim pa siya. Oo. Ganyan. So, may eksena kami, tinawag niya ang Intrimitida. Tapos, grabe, sinabunutan niya ako ng malupit at masakit. Pero okay lang yun, at least, 'di ba? Effective sa akin, sasaktan talaga ako. Eh may butas ako dito sa tenga, 'di ba? Bago pa 'yan, parang ang sakit, 'di ba? Pag butas dito, sakit niya. Sakit niya talaga. Dito niya ako sinabunutan sa tenga. Tapos,
ako na, bakit niya ako sinasaktan? Bakit ginawa ko? So, naiiyak na ako. Kasi ang sakit talaga. Eh, pakakulit. Di ba ilang take yan? Kasi, oo. Hindi lang ako makapag-ano talaga. Kasi, sabi ko baka, yan, hindi kayo makakalimutan. Sabi ko talaga, as in, tinatawanan na ako ng mga PA, lahat. Mm-hmm. Kasi alam nila na nasasaktan na ako at wala akong magawa. Ayun, hindi ko makakalimutan yan. Kasi ang intense-intense ng eksena na yun. Mm. Tsaka party siya kasi oo, party ng siya. Pagiging artista. You know, sa growth mo, diba? As a character actress, yeah. Parang dun ka papunta eh. Hindi kayong pa-love team, hindi kayong pa-tweetams eh, diba? At saka, mas maganda talaga yung natural. Mm-hmm. Kasi mas nararamdaman ang ka-eksena mo, mas nararamdaman mo. Mm-hmm. Ayun. Saya. Masaya. Naniniwala ka sa mga ganyan? Sa multo, sa kulto? Sa mga cool, yan. May ganyan ba sa totoong buhay talaga? Meron. Yung hospisyo na may mga matatanda? Oo, meron. Oh my God. Kasi doon nga kami nag-base eh. Oo nga pala. Alam nga namang, wala lang, gusto lang ng writer. Tsaka ano, yung alam ko yung director, si Direct Bobby, yung director namin, siya din kasi yung writer na nung hospisyo. Alam ko ay nagpaano talaga siya, yung nag, ang tawag din parang nag, tingin-tingin talaga siya ng mga... Nag-immersion. Nag-immersion talaga siya ng mga, ano yung mga sign nila, ano yung mga ganda nila, ginagawa nila. Tapos in-apply din namin dun sa movie. Kaya scary talaga siya. Parang mas kamay na nakaganan ng mga kamay. Parang mas nakatakot siya kasi... Yan, may meaning yan. Talaga? Oo. Sabi ang ganda ko. Ilaw pala ang spotlight. Hindi. Ring light pala eh. Parang yung nagbumbili. As in, may meaning yan. Yeah. Oo. Ganda, miss. Kaya di ba, kaya di ba sa lugar, ang daming kamay na kagaya? Oo. So, ang gandang ganda ka doon. Oo. Kasi ang daming spotlight eh. Sign ng pasto. Nakakaloka. Mas nakakatakot yan. Kasi, alam mo yung feeling na nangyayari siya sa totoong buhay. Totoong buhay. Alam mong, diba? Hindi siya katang-isip. Mas scary sa akin yun eh. Yung diba? Nag-base. Diba? Oo. Yung sa reality, yun ang mas nakakatakot kasi pwedeng mangyari sa'yo. Totoo. Kaya minsan pag nanonood ako ng mga movie, yung moving camera lang, yung moving hindi naman horror, pero hindi naman totoo. Parang, galing ang director. Galing na, diba? Diba? Kahit takot ka na, yung uuwi ka na, matutulog ka na, tapos mag-CR ka pa. Kasi alam mong hindi. Acting lang. Oo. Iniisip mo, ang galing ng artista dun. Tapos diba? Pero pag true story, nakakatakot mamaya magbakit din totoo eh. 'Di ba? Kasi nga totoo siya. 'Di ba sabi nila matakot ka sa buhay, sa patay. Diyos ko. Invite na natin sila kailan ng Cinema One Originals. Ang daming magaganda. Totoo, ang daming magaganda. Ay, iniimbitahan ko naman sila na panoorin lahat. Siyempre sama niyo na 'yung hospisyo. Unahin niyo 'yung hospisyo. Ayun. Sa October 12 to 21 siya ipapalabas. Sa Gateway, Glorieta, Power Plant Mall, Santolan Town Plaza, SM Manila, SM Mega Mall, SM North EDSA, SM Santa Mesa, Trinoma. Doon lang nila mapapanood yung hospisyo. Sa mga piling sinihan na lang yun. Pag-usapan naman natin yung ball. Kumusta yung experience? First time yung second year na rumampa kayo ni Ronnie together. Yes, last year yes. Kayo din yung magkasama. So, anong pagkakaiba ng last year sa this year? This year kasi mas maaga kaming makyat na. Mas maagang pumaka. Sa true lang. Kasi ewan ko. Basta, iba-iba. Nag-mature na kayo. Totoo, siguro yung wala na kang hilig sa mga part. True. You know, something like that. Oo, bigyan na natin sa mga bagets. Yung gano'n. Yeah, parang, pass. Hindi, ako kasi talaga, personal, hindi talaga ako uminom, tsaka hindi ako nagpa-party-party talaga. Sa totoo lang, walang hilig. Sa true lang. Mm-hmm. Si Ronnie naman, gumaganon, pero ayaw niya na din. Siyempre, andong ka, no? Baka naman pinatulog ka lang niya, tapos bumalik ulit. Last year, sinamahan ko siya kasi gusto niya. Pero ngayon, bahay niya talaga.
Pero may pa-after party si Mama Vice. Doon kami nagpunta. Parang nung after party, 5 minutes lang na party. May after party na, pa. Umakyat na kami. Tapos sabi namin, doon kami pupunta kay Mama Vice. So doon kami. Saya. Siyempre, mas ano eh, mas kinala mo yung carefree, mga tao. Yes. Mas, hindi mo diba? Kailangan magpanggap, walang mga boss sa tabi-tabi. Oo, walang cameras. Walang cameras. So, mas masaya kasi mas na-express nyo yung... At saka, actually, nung ngayong ball, daming tao. Kasi nga, ABS ball na siya. Oo nga. Diba? So, ano, kahit yung red carpet ang tagal kasi nga ang daming rarampa. At ang tagal ng elevator. True, crowded. Hindi kami umabot sa live. Hindi kami nakarampa nung live. Mm-hmm. Ang tagal ng elevator, super. As in, mga 1 hour kami nag-wait. Totoo. Kasi naka namin magagda ni Ronnie. Kala ko sino umuwi. Ayun, sobrang ano, kaya hindi kami umabot. Eh di ba, sobrang dayo pa naman ng artista, sobrang haba pa ng pila. Wala, hindi kami umabot. At least sa karampa pa din. Oo, kasi yung iba rumampa, wala namang cameras eh. Cellphone cam na lang. Oo, oh, show up na kasi yung mga pa-press. Totoo. Oh, kasi sobrang daming... For sure naman may mga lessons na natutunan yung organizer this time, diba? Totoo, totoo. Kasi nga, first time naman ito. At first. Saka, in fairness naman, at least syempre, diba kasama kami sa ABS-CBN Boy? Kasi may iba, parang piliin na lang ngayon. Hello, piling-piling yung invited, kaya swerte kayo. Kaya, thank you po sa management. Mm-hmm. Kahit ang tagal nag-antay ng elevator. Kumunot yun, no? Yung kumunot yun. Masaya, masaya. Syempre, makita mo yung mga big star na talagang, alam mo yung nga ako sa starstruck sa paligid. Hanggang ngayon, ikaw eh. Oo. Susera ka. Pag nakikita ko si ano? Sina? Si La Robin Padilla. Ah, okay. Idol, diba? Oo, yes. Idol. Diba? Tsaka sila Derek Loren, nakikita mo sila Ma'am Charo, nakaka-starstruck talaga. Mga pwede. Cheers, Ma'am Charo! Sila kayo pa rin feel naman. Charin. Okay. Para saan doon yung Blue Ribbon Committee? Parang may palatandaan yung photographer kung bayad. Ah, okay. Oo, totoo. Sigurado. Hindi kasi, totoo nga. Char. Hindi na basa ko lang yun. Hindi, para sa akin. Uwi na tayo, guys. Wala na tayong work. Hindi, yung Blue Ribbon, para siya sa child abuse yung... Mm-mm. Kasi nga, bantay-bata yung for a cause yung gamin yun. May mga iba ko hindi na, may mga iba ko artist na nakita hindi naglagay ng Blue Ribbon. Naku, kailangan naglagay sila. Oo, kasi... Hindi ka na nga magdodonate, hindi ka pa naglagay ng Blue Ribbon. Nahiya ka naman. In-invite ka na nga eh. Oo, kasi rule yun, di ba? True, nasa invitation yun. At saka respeto yun, di ba? Para sa event. Totoo. Yun nga yung kaibahan niya sa ibang event eh. Yun nga yung kaibahan ng ABS-CBN Ball sa Star Magic Ball. Diba? Yes, for a cause kasi siya. Yung sa'yo kitang-kita kasi diba isa lang yung kulay ng gown mo eh. Oo, tapos may bulo dito. Oo, diba? Parang meron kong... Diba? At least... Sabi ng photographer, bayad na yun. Bayad. Charing ha, charing lang. Alam mo, dami ko nabasa talaga sa Facebook to. Nagkalag kayo memes. Oo, pati ako may meme. Sabi na kaganto na ako lagi. Oo, yung balakang mo, nag-trending na naman. Sabi ko, ito mga to, mga walang mapunan na lang, pati post ko, pinapaka-meme. Pero kala nila, ang dali-dali mag-prepare ng ABS ball, ah. Oo, kala nila, ang dali-dali pumos. Diba? Hello, ilang oras yung pinag-isipan yun, ako nag-aantay ng elevator, no? Naglalakad nga ako, nakaganto na yun, parang... Diba? Para picture na lang. Tumigil nga sila, dali-dali nyo mag-comment, eh. Ang dami mga sinasabi ng mga tao. Ewan ko ba yun sa mga yan? Minsan nagigigil din ako. Pero sana kahit binabash ka nila, bumili pa rin sila ng album mo. Oo, syempre dahil binash nyo ako, gusto kulian nyo. Oo, bili kayo dahil a self-titled album to, diba? Oo. Anong title nga? Loisa. Loisa, ang sito doon. Ano yung mga songs dito? Sinulat mo ba? Inspired pa sa'yo? Sinulat siya ng mga composer. Palapakan natin mga kapamilya! Napakatanong mo po! Yes! Kinawahan ng mga Miss Q&A contestant. Totoo nga naman mga kapamilya, sino pa bang susulat? Kundi yung composer ng kanta, diba? Ito. Hindi, baka naman kasi, Loisa, may isa kang kanta doon na inspired sa'yo, o may contribution ka, may collab yung ganun. Wala. Mm-hmm. Pero yung mga kantang yun, eh talagang pinili ko, kumbaga, sa mga nakaka-relate ako.
And pinili ko yung mga true to life na mga lyrics. Kasi may mga lyrics na eme-eme lang eh. True. May mga ano lang eh. Masabi lang. Ay, paulit-ulit lang naman. Hindi mo masabi lang yung album, di ba? Oo, maraming ganyan. Pero yun talaga, magaganda yung mga kanta na talagang maganda. Maganda talaga as in. Siyempre! Hello! Kilala ka namin. Ako naman kasi mapili din ako sa kanta, lalo na yung, siyempre importante yung nakaka-relate ka, yung magaan. Kasi ako mga personal, yung gusto ko yung mga kanta, yung mga nadarang, yung mga shantidong. Oo, oo, oo. So, may mga kanta ako din na parang ganon. Kaya abangan nila. Nakaka-excite. Na-launch na to? Or... Yung single ko pa lang na-launch. Mm-hmm. Yung Sasamahan Kita, yan. Yun yung sa radio unang narinig? Mm-hmm. Tama na. Nasa Spotify na din siya ngayon sa lahat ng digital platform. Kaya sa mga hindi pa nakakarinig, may asahan kaming teleserye sa'yo this year or next year? Meron. May naayos. Meron. Si Rolly nagtay-taping na. Ah, kayong dalawa magkasama. Wow. Na-excite naman kami dyan. Ang daming blessings. Huwag kang magbabago. Sana ganyan ka pa rin forever. Ganto lang. Ganyan ka pa rin, ha? Hindi tumatanda. Oo, ganto lang. Hanggang ikaw na lang sa earth. Oo. Kasi hindi ka tumatanda eh. Eto na, may pa-ball of dare tayo. Siyempre, si Loisa yan. Kaya hindi pwedeng. Pero, Diyos ko, walang kahirap-hirap yung mga pa-dare namin sa'yo. Baka ano dito? Baka lulunok ng bako, kakain ng bubog. Pwede naman, pang golden buzzer. Sa million, pili. Oo. Pang ano? Hindi, bubunat ka lang. Ilan ba? Salam. Tatlo. Ako? Paano lang pili? 7 kasi. Ano ba to? Okay, bunot. Hindi ko kaya kuya ikaw gagawa. Oo. Haba. Yan ba yung ano, bahay ko ba? Not sure. Mm-hmm. Napakadali naman. Kaya ko to. Take a picture of us, crew staff of Kapamilya Chat, and post it on your story or my day with the hashtag Kapamilya Chat. Okay. Napakadali lang. Kasama ka rin. Okay, selfie mo na lang dyan. Diba? Sige. Akin na yung selfie. Okay lang yung selfie. Ang ganda talaga ni Loisa nung ano. Simple lang. Sure, silver. Yung pag-down mo nung PS1. Mark Garner. Talaga ba? Yes. Bongga. Tsaka nauso naman yung mga pa-SDE, mga pa-video na lagi, no? Hindi na pwedeng picture lang. Kaya ang tagal makarampay eh. May mga bago makasubscribe ka. Oo! Dapat 6 a.m. pa lang, bihis ka na. Ganun. Kapamilya chat! Ano po? Watch out tayo, nakakapamilya. Kasha. Live na live ah. Ano ba, bumirang? Ano gusto niyo? Bumirang, push! Sige, walang nagbabantay ng camera. Oo, sige, letra. Ayan! 1, 2, 3, go! Isa pa nga, pangit nyo! Okay. Sorry naman! Ang pangit, DJM! Okay! Ako kasi nisi mo, ma. Ako naman ang pangit mo. 1, 2, 3. Okay. Okay. Ayan, hindi na kayo wash out. Ayan na. Okay, thank you ha. Yes. Hashtag kapamilya chat. Second day. Ngayon ako. May pagganyan pala. Ito, may nakata ka na ng motor kanina. Hindi ka pa bumitaw. Huwag ka na kalat. Nahatak na at lahat ha. Oo, ito talaga si... Asa si Perno? Wala. Tutok sa boys. Pag sa girls, wala siya. Ano hashtag? Kapamilya. Hashtag kapamilya chat. Okay, ito na sa ating last challenge dahil mahal na mahal mo kami. Wala kang inaatras ang laban. Ang tawag dito ay Kiss, Marry, Kill. Meron kami mga lalaking ipapakita sa screen. At kailangan mo lang mag-kiss, mag-marry, o mag-kill. Ang catch dito, hindi ka pwedeng sumagot ng magkasunod. Halimbawa, ginamit mo na yung kill, hindi mo siya pwedeng gamitin ulit. Pwede siya sa pangatlo. Pwede mag-pass. May dalawa kang pass na pwedeng gamitin. 10 pictures ang ipapakita natin. Let's start with photo number 1. Tcharen! Mark Oblea. Saan mo nakasama si Mark? Wansa. Okay. Bakit kiss Mary talaga? Wala man lang. Charot-charot lang naman yan. Tsaka pwede ka namang mag-defend. Kill mo na. Charot. Hoy, mag-isipan mo yung pass mo. Dalawa lang ha. Ano? Kiss. Na. Kiss. Because si Mark, kumbaga, yung kiss sa akin, parang friends yan. Oo, true. Ano? Pero yung beso niya. Beso.
Si Mark mabait yan, super bait. Kahit nagkakasalubong kami, hindi siya naaaring. Kahit nagkakasalubong kami niyan, level up. Hindi naman nagkakaano. Hindi siya... Hindi nakakalimot. Hindi siya sinabero. True. Babait na kaibigan. Okay. Next! Bawal sunod-sunod na ano? Kailangan salitan? Basta bawal yung dalawang magkasunod. Ives Flores. Bawal magkasunod. Pass. Mag-strategize ka. Oh, pass. My God, isa na lang yung pass mo, ha? Huwag mo kaming sisisihin. May 8 pa. Oo, may 8 ka pa. Ayaw ko mag-comment kasi. Kay Ives. Okay. Next. Parang mabaitin si Ives. Okay, nagamit niya na po yung pass. Isang pass. May isang pass pa siya. Next! Sino to? Kaya fifth! Fifth! Kiss! Kiss! Ayun. Pwede yun. Kasi ginamit mo yung kiss, nag-pass. Pwede yung kiss ulit. Okay? Love ko yan. Kung, na, tsaka yung movie! Mga, yung mga, ano, yung nakalimutan kong kalimutan ka, showing pa din. Nag-cameo ka na. Nag-cameo ako doon. Yun. Kaya nakita ko eh. Yun. Sobrang galing nga Alex. At saka ang galing ni Kuya Fifth. Dati niya pa kinakwento sa akin yan ni Kuya Fifth. Ay, ano niya talaga? Kwento niya talaga yan? I mean, concept niya? Wow! In fairness. Matagal na yan. Kinukwento niya pa sa akin dati na may sinusulat akong ganito. Kaya sobrang proud talaga ako na movie na siya ngayon. Oo, diba? Parang pinag-uusapan lang before. Oo. Okay. Ang pangarap niya talaga yung director. Mm-hmm. Next! Sino to? Jerome Ponce. The good son. Si Jerome. Mary mo na! Charot! Ginawa ka niya yung Mary! Hindi ano yun. Mabait niya si Jerome. Oops! Kakagamit mo lang ng kiss. Kill. Yes, yung gusto ka namin dito eh. Patay na yan! Patay! Kasi si Jerome, lagi ako yung naasarin yan talaga. Pero kaibigan ko yan, pero kill. Kasi... Mas bully. Okay. Pero kaibigan ko yan, pero napaka-bully yan. Makulit, no? True. At saka yung iba nayayabangan kay Jerome, pero yun talaga ugali niya. Oo, ako naiintindihan ko, ganyan talaga siya. Ganun lang talaga siya, pero mabait siya, pero... Ganun lang talaga siya. Pero kaibigan kaya si Jerome. Okay. Pero kill ko siya. Naiintindihan namin. Next! Kuya Dan! Daniel Matsunaga! Ay, bawal na mag-kiss. Hindi! Pwede! Kasi ginamit ko yung kill eh. Kiss! Si Kuya Dan. Kuya-kuya ko yan sa TV. Mukhang nilalaan niya yung Mary sa iisang tao. Kailangan kasi. Ayoko na! Ay, nanalo na! Diyos ko, Lord! Kiss, si Kuya Dan, so, kuya ko yan, as in, sa PBB, sobrang... Diba? Totoo. Tapos si Maris, kayo... At saka sa Be My Lady, diba? Oo! Pala! Yun! Next! Sino to? Jameson! Jameson, hashtag Jameson. Bawal yung mag-kiss, no? Bawal yung mag-kiss, no? Oo. May isa ka pang pass, at may kill and marry. Pass na lang? Sure ka na ba? Wala kayong pass, ha? Pag ginamit mo to. Pag... Oo, pass na lang. Okay. Pero kaibigan ko si Jameson, ayoko lang siyang patayin. Okay. Oo, so si Jerome, gusto niyang patayin. Hindi, si Jerome. Maintindihan ako ng Jerome. Okay. Oo, ito kasi baka ma-issue tayo pag kinil mo to eh. Sabihin, ano, diba? Oo, may feelings or something. Pass na lang. Pass na lang. Okay. Okay. Hindi ko kaya si Jason, mabait yan. Mm-hmm. Next! RK! Ay, si Kuya RK! Nakasama ko din siya sa Be My Jane. Oo. Sino bang pumatay kay Jane sa ano? Eh, hindi siya. Si Miss B, no? Oo, si Miss B. Si Kuya RK ay kill. Okay. Kasi, wala lang. Gusto ko lang siyang kill. Lagi siyang kontrabida. Masama kasi siya yung mga roles na masama. Oo, kaya dapat makill yan. Oo, dun sa ano, araw-gabi na papanood ko, ang bad niya kay kay Adrian. Yes! Oh, lalo! Love ka ng RSB, balikan no? Mm-mm, true. Siyempre, kuya. Oo, kuya. Pero wala namang meaning yung kill-kill ko. Oo naman, Diyos ko. Naintindihan namin. Siyempre, hindi ko naman. Pero lang to! Hindi ko naman ikikiss. Kill na lang. Yes, lang to. Wala to, wala to. Wala to. Walang issue to. Okay, next! Makoy De Leon. Paglaban. Wala na kong pass. Wala na. Ginamit mo na eh. Kill. Bawal. At
pa. Kakakilin mo lang kay RK. Kiss na lang. Kiss lang. Beso ko sa kanya para kay Elise. Okay. So nilipat mo lang parang ganun. Oo. Ganun lang. Pero walang meaning. Wala, wala. Walang meaning. Beso, beso. Oo. Wala to, wala to. Pero wait, nakatrabaho yung paglaban. Paglaban nga! Ang galing-galing. RSB. RSB. Yes. Nakatrabaho kayo sa RSB ng ball. Oo. Nagkita kayo, nagbeso kayo. Okay. Next! Daniel Padilla. Wala na lahat. Hindi, kakagamit mo lang ng kiss, so... Kill. Marry or kill. Oo, marry or kill. Wala. Eh, wala ka ng pass. Sabi ko sa'yo, mag-strategize ka, ginamit ko agad lahat ng pass mo eh. Dami naman ito. Merit kill na lang pwede ko. Oo. Wala ng pass. Wala na. Wala ng kiss. Hindi rin pwede, sa next pa. Kill na lang. Sorry. Si DJ kaibigan ko yan. Kasama kami sa Revengers. Ay, oo, pala. Bait yan. Nagkita rin kami ng French basikal. Bait, pinapat. Lahat mo ba? Lahat ang ikikin niya. Mabait yan, mabait. Pero friend ko yan, mabait yan. Kasi naman kasi Americo. Yes. O, diba? Huwag na. Dami, mababash pa tayo. Kill na lang. Pero yes. Mabait yan si Daniel. Siyempre, magagalit yung iba pag minerin siya, kinis. Kill na lang. Oo, para safe. Para safe. Tsaka, at saka, ano naman eh. Ang dami explanation, no? Oo. Hindi, kill na lang kasi... Ito lang yung choices. Ayaw pa rin ito, Miguel. Kasi pakipush nila ako eh. Hindi yan! Maintindihan ng Katiels yan. We love Daniel and Katrin. Pero, oo. Love ko silang dalawa. Hindi, kaya naman namin din sinama because noong ng lahat, before pa, nung nagsisimula ka pa lang, na-crush mo talaga si Daniel. Oo, si Daniel. Diba? Oo, naman talaga. Kaya hindi pwedeng hindi siya kasama sa mga lalaki. Oo, talaga. Okay. Next! Try! Ayan na! Siyempre! Oron niya, walang pressure, pero ikaw na lang inaantay. Ito na, ha? Ito, pinangangalandakan, live na live sa Kapamilya Chat. Wala na talaga. Papakap na ang TWBA. Dito na re-reveal lahat. My God. Bakit, Mary? Kailangan pa natin mag-explain. Ah! Ang mga ganyan, sagot gustong-gusto ko yan. Hindi na kailangan italong mga kapamilya. Oo naman. Siyempre. Napag-uusapan niyo na yun, yung pagpapakasal. Ay, ba't ka kinikilig tayo? Natatawa ako! Bakal tumawa! At hindi! Uy, ang daming kinikilig sa chatbox. Wala na, sabog yung chatbox natin. Ano? Dami nagmamahal sa inyo. Marami naman kami na pag-uusapan ni Ronnie na future. Like, ano yung suot mo sa next term magic mo? Ano? Napaka short term. Oo naman. Marami naman kami na hindi lang... About sa Mary, as in lahat. Mm-mm. About sa kill din, ganyan. Sa kill. Gusto mo lang patay yun. Hindi, marami talaga kami. Siyempre gusto namin ni Ronnie, maging, lahat naman siguro, gusto maging yung settle. Mm-mm. Diba? Para sa future ay masaya. Secure. Oo. Tsaka, pag lumararamdaman mo yun, pag nahanap mo na yung taong gusto mo makasama forever. Diba? Ang sarap kaya sa feeling ng ganun. Alagaan mo na lang. Oo. Yes. I-cherish na lang. Totoo. Sayang kasi. Diba? Sayang yung effort, yung energy. Kapag yung time. Yung time. Nag-invest ka eh. Iba talaga yung invest. Diba? Parang ano, commercial ng bangko. Alam mo, nagpa-plano din kami na ganyan, yung mag-open ng account. Oo, tapos kayo papalit kina Anan or Juan dun sa ano. Dun sa bangko. Yung mag-open kayo ng account nyo. Oo, totoo. Maraming mga ganyan mag-jowa. Huwag lang mag-aaway. Kasi kagulo yan. Mag-aaway, Diyos ko. Akin lahat yun. Oo, wala siya yung ano. Ayan. Thank you for being game! Kaya mahal na mahal ka na Kapamilya Chat, Loisa. Invite mo na silang lahat na manood ng ng hospisyo tsaka bumili ng album mo. Ayan mga kapamilya, iniintento kayo lahat na manood ng hospisyo dahil isa siya sa entry sa Cinema One Originals. Sana po ay talagang supportahan nyo dahil ito yung first ko na maglilid sa movie na, di ba, indie. Di ba pa sinabi nilang indie? Is talaga siya. True. Art siya. Art talaga.
film siya, hindi siya movie. Alam mo yun? Oo, pinikula talaga. Oo, pinikula eh. Kaya sobrang excited talaga ako na mapanood niyo. October 12 to 21 po yan. Sa, kung saan siya ipapalabas, nasabi ko lang po kanina, i-rewind. Oo. Kaya naman, tignan niyo po sa Instagram account ko and sa Twitter, I am Mandalia Loiza. And yung album ko, malapit na po, this month na rin, October 21 po yan, sa SM North Sky Dome, 1 p.m. po. Ayan. Yes, maraming salamat, Loiza. Thank you din sa mga kapamilya na nabang sa atin. Hanggang sa muli po. Ito ang Kapamilya Chat. Paalam.